Ngayong araw, sinimula ng pagpapatupad ng no fishing zone sa Santa Ana, Cagayan, na posibleng mabagsakan ng debris ng racket ng North Korea. Pero dahil sa pangamba na wala silang makakain, pumalaot pa rin ang ilang mangingisda kahit na ipinagbabawal. At live mula sa Santa Ana, Cagayan, may report si Joseph Moro. Joseph. Jiggy, dito sa Cagayan, no, marami sa ating mga kababayan ang nakadepende sa pangingisda kaya imposible maipatupad yung absolute na no fishing zone dito. Kanina nga ang takip silim ay nakita natin ang grupong ito ng mga mangingisda sa harap lamang ng ating tinutuluyan na naglumaot na para makapangisda hanggang magdamag na sila at hanggang umaga na sila dyan bukas. No. Ayon sa Coast Guard ay sa harap ng banta ng pagbagsak ng North Korea rocket debris sa karagatan ng Cagayan ay papayagan pero limitado yung lugar na pwede nilang pangisdaan sa probinsya. Tumanda ang Philippine Coast Guard sa karagatan ng Santa Ana, Cagayan. Sa paligid ng bayan, namataan pa rin namin ang ilang mga nangingisda. Ang Santa Ana ay kasama sana sa no fishing zone bilang pag-iingat kapag pinalipad na ng North Korea ang kanilang Unha-3 rocket sa pagitan ng April 12 hanggang 16. Ang takot ng mga mangingisda, wala silang kakainin sa 4 na araw kung pagbabawalan sila mangisda. Kaya ang kompromiso, payagan sila pero limitado sa 15 kilometers ng municipal water zone. Inapayagan ng Coast Guard yung mga mangingisda na tulad na yan dun sa loob noong tinatawag nila na municipal waters, no? At ngayon ang distansya natin ay tinatayang mga 3 to 4 kilometers from the coastline. So medyo malayo pa yung distance, no? Yung palugit para dun sa municipal waters. So ngayon, kakausapin ng Coast Guard yung titingnan na yung mga bangka. Dumikit kami sa bangka at saka pinakiusapan ng detachment commander ng Coast Guard ang kapitan ng bangka na huwag nang masyadong lumayo. Pumayag naman ang mga bangkero. Precaution na situation kasi matamdam ay mabagsakan na kayo. Dito lang sa municipal, sa mga malalapit lang, allowed sila sir. Kasi hindi mo sila matigilan. Pero sa eastern seaboard, yan ang hindi natin papayagan. Sa Port Irene, nakadaong ang patrol ship ng Coast Guard na dumating nung Sabado galing pang Cavite. May kakayanan itong rumesponde kung magka-aberya sa karagatan lalo na sa exclusion zone. 24/7 kaming naka-standby. Anytime pwede kaming umalis para mag-patrol. At saka anytime pwede kaming umalis kung ano mang sako na mangyari sa dagat. Bilang pag-iingat, pinagbawalan ng Coast Guard ang pagbiyahe ng mga bangkang ito sa Maconacon at Divilacan sa Isabela. 8 oras kasi ang biyahe kaya ayaw itong ipagsapalara ng Coast Guard. Kaya sina Perla Espanya na galing pang Maynila at uuwi sana ng Isabela, walang nagawa kundi pansamantala munang tumigil dito sa bunkhouse, mga temporary shelter na karaniwang ginagamit ng mga na-stranded ng bagyo. Yeah, after 4 days pa daw, bago biyahe. Bakit daw hindi dito niya agad? Hindi ko alam yung kasasabi nila, yung papaanon daw na satellite, hindi ko rin alam. Okay lang naman kayo dito? Eh, kung wala naman po kaming choice eh. Wala naman ibang masakyan. Kahapon po, mga Friday po sana, kaya lang dahil po sa ano, hindi daw muna aalis. Dahil daw saan? Yung ano ng Korea. Abala. Mula sa Santa Ana, 2 oras ang biyahe patungo ng Apari. At dahil malayo ito sa exclusion zone, patuloy lamang sa pagtinda ng isda mula sa kanilang karagatan ang mga residente doon. Pero ang ilan, nangangambang baka maapektuhan ang kanilang supply dahil inaangkat pa mula sa Santa Ana ang kanilang mga tinda. Sige, yung mga na-stranded muna, no, hanggang April 16 pa sila dyan kasi ayon sa Coast Guard ay hihintayin muna nilang lumipas yung window time na inisyo ng North Korea hanggang April 16 bago nila patuloy ang payagan na makapaglayag sila papunta ng Isabela mula rito sa Santa Ana, Cagayan. Sige. Joseph, yung supply ng isda mismo sa Santa Ana, meron bang naging epekto dito sa no fishing zone na pinatutupad? Wala naman kasi unang araw pa lang yan, no? At limitado lang naman. Ibig sabihin, allowed pa rin sila at doon naman sila rin sa usual area nila. Jiggy, kasi may dalawang klase ng mga mangingisda dito sa probinsya, no? Yung mga commercial fishermen, yan yung mga malalayo yung mga pinupuntahan. At yung mga pang-araw-araw na mga mangingisda na yung nakita natin, katulad nung nakikita nyo sa video nyo na nadaanan namin ng Coast Guard. So yung mga yan ay doon pa rin sa dati nilang pinangingisdaan. So walang epekto yung kumbaga kung volume ng isda yung nahuhuli nila, wala pang effect yung no fishing zone. Kasi nga ay allowed naman sila in the first place, although limited lamang yung coverage ng kanilang pwedeng pangisdaan. Sige. Yung mga residente, nakakaramdam ba ng pangamba sa posible mangyari sa kanilang lugar?
Alam mo, yung sentiments nila siguro pare-pareho yung sa Aurora at saka yung sa Bicol, no? Alam nila na may ganyang banta, pero ang ginagawa lang talaga nila ay nagiging mapagmatsas sila. Kasi paano ka nga naman baga mag-aabang sa isang raket, no? Ititigil mo ba ang buhay mo para sa isang insidente katulad nito? So para sa mga karaniwan natin, mga kababayan natin dito, ay tuloy pa rin yung buhay, medyo alert lang ng konti, at syempre mas maraming dasal sa pagkakataong ito, Jiggy. Maraming salamat, Joseph Moro.